Hello mga friends, I'm Dr. Tolentino. Nandito po ako dahil ngayon po ay birthday ko, 55 years old na po ako, and siguro sa tagal ko nang nabubuhay sa mundo, marami din po akong marami akong nagawa, meron din akong na-accomplish, meron din po akong mga failures. Kaya i-share ko po sa inyo yung top 10 secrets ko na ngayon ko lang po ibubulgar. Number one, sinulat ko ho dito sa harapan ko para hindi ko makalimutan. Number one, ang isang secret ko ho, since mga bandang March of 1982 and until today, July 7, 2021, meron po akong diary. Hindi ko lang alam kung sino ang nagda-diary sa inyo, no? Pero since third year high school po ako, meron ho akong diary. Sinusulat ko doon yung mga important events of my life. Nakatulong din po ito dahil because of that diary, yung curriculum vitae ko, medyo ano kasi hindi ko huminto yung aking pagsusulat sa diary dahil nasimulan ko na, sayang naman. Yung curriculum vitae ko is very complete. Lahat po nung aking mga accomplishments nasa curriculum vitae ko. Kaya po yung aking CV, kung ibibigay ko sa inyo ngayon, 83 pages po ang aking CV. Okay? So, importante yan. Nasa inyo yan eh. Kasi minsan kailangan nyo ng mga information. Kailangan meron kayong source. Diba? Meron kayong mga notes. So, iba't iba ang ano natin. Iba, journals. Ako po, diary. Okay? Number two. Nung college po, first year college sa Lasal, ako po ay hindi nasa paramedical field or sa medical field. Ako po ay engineering. Industrial Management Engineering, minor in Chemical Engineering sa Lasal. Ang first choice ko was BS Computer Science dahil quota, mas maraming mas magaling sa akin at saka new course to ng Lasal, hindi ako natanggap. Inilagay ako sa engineering. Ang problema, ang gagaling ng mga classmates ko sa engineering, mga Chinese students, takong gagaling, mga taga iba't ibang school within Metro Manila, mga technical school sila eh. Ako, parochial school ako, hindi ako magaling sa math. Kaya ang nangyari po, nagkaroon ako ng problem sa mga subjects ko, and noong second year, ako po ay lumipat na ng BS Biology. Ang kaganda naman sa BS Biology at naging Dean's Lister naman po ako ng fourth time sa BS Biology. Maraming magtataka kayo, no? Bakit ako lumipat ng BS Biology? Dahil during that time, first year ako, meron akong niligawan na taga CEU na fourth year high school. Sabi niya, Roel, papasok ako ng Lasal, gusto kong mag-bio, mag-pre-med. So kumuha siya ng exam, ako naman sabi ko para maging kaklasmate ko to, nag-shift ako ng bio. Ang problema, itong babaeng to hindi pumasa ng BS Biology sa Lasal. Ang problema, nandun na ako. Okay? Number 3. Noon pong third year high school ako pong nga pala ang first honor. Oo, hindi po ako ang naging valedictorian
noong fourth year kasi noong last part ng third year at saka fourth year up to college, ako po ay nag-Protestant church, naging pastor po ako. Ang naging priority ko noon was the Bible, relationship with God, okay, relationship with other people, yung pag-aaral na pabayaan ko po. Napapatawag ako ng principal dahil nag-absent po ako dahil nga nagsesermon ako sa church tuwing Monday. Minsan nag-absent ako, napapagalitan ako. Pero anyway, bata pa ho tayo nun. Kaya matayang magagawa. Ganun, nagsisisi ba ako? Hindi naman nagsisisi kasi nakatulong naman po sa akin yung Bible, yung mga turo ng Biblia about Christianity. So, okay lang po ako doon. And number four. Number four. Okay, akala nyo chick boy ako, pero ang misis ko lang, si Elaine Tolentino, ang naging girlfriend ko sa buong buhay po. Wala akong girlfriend before her, and syempre after her, married na ako. Naging girlfriend ko si Elaine, third year medical student ako. Nung nakikita ko siya, hindi ko naman siya gusto eh. Iba ang crush ko. Kaso sabi ko, nung dumating siya sa buhay ko, sabi ko, baka wala na ako makita ng gantong babae. So kahit ako ay hindi marumanligaw, pinilit ko yung sarili ko manligaw. Ang problema, talagang palpak ko. Hindi ako marunong. Kasi nga, medyo may pagka-nerd ako noon. Mahihain ako sa babae. Kaya nahirapan po ako. Pero eventually, after parang mga 5 months of medyo friendship, yan, sinagot niya po ako. Noong 1989, third year, ano po ako noon? Third year medical student. Okay? That was number four. Number five. Ito, hindi ko... ano lang ito, side notes lang to, number five. Isa sa mga secrets ko po, mahilig po akong mag-collecta ng mga lectures. Any lectures na kung saan ako umattend, kumukuha po ako ng lectures, nangihingi ako doon sa lecturer. And ngayon, tiningnan ko yung files ko. I started collection of these lectures after my... during my surgical oncology fellowship program sa St. Luke. So mga 2001 yan until today, ang nakolect ko na hong lectures, either medical, professional development, emotional intelligence, leadership, etc., ay about 41,000 files already. Ganun kadami yung nakolekta kong lectures. Kaya kanyari, may nag-lecture na residente. Sabi ko, pwede ba makahingi ng lectures? Ano yun, naging obsession ko yung lectures kasi pag gumagawa ko ng lectures, binabalikan ko yung lectures nila, pinag-aaralan ko. At ito ang nagiging guide ko sa paggawa ko ng lectures. Number six. Baka hindi niyo po alam, I'm a personal development coach. Ano? Na-train po ako, nag-research po ako. And one of my skills, or several of my skills are this. I can read people. I can read their personalities. I can read body language. At isa sa mga skills ko po, yung couple or yung friends, more or less, napipredict ko kung sila ba ay makiklik, kung saan sila nag-aaway, kung saan sila nagkakasundo. Meron akong ano yan eh. Meron akong idea because of the education I received. So hindi po ako manghuhula, pero dahil nag-research po ako, yun ang talent ko. I can read people and especially relationships. Kaya ako ay professional coach at
professional relationship and marriage counselor. Okay? Number 7. Tama ba? Number 7. Okay. So, number 7. Isa sa mga traits ko po ay pagiging positive. Hindi po ako masyado naglalagay ng negative, kaya ako hindi ako masyado nai-stress. So, always thinking positive, always looking at the bright side, and giving values to almost everything. So sa akin, lahat po yan may values. Kahit ballpen man yan, kahit basurahan, o dahon, para sa akin may value yan. And sa akin kasi, ang prinsipyo ko, pag naglagay ako ng negative sa utak ko, makaka-apekto to sa aking thinking, sa aking attitude, at saka sa aking action sa mga tao. So, yun ang number 7. Number 8, I accept that I'm already in my second half of my journey. Nasa second half na po ako ng buhay ko. And as of this time, hindi na ako masyadong nag-aabala ng sarili ko sa mga ibang mga bagay na sa akin hindi naman importante, no? Ang priority ko kasi ngayon is my family, good health, and more time with my loved ones. Yung fame, money, siguro secondary na lang ito. Hindi katulad ng first half, napaka-importante sa akin ng fame, napaka-importante ng money. Ang second half ko para sa akin is significance. Kung ano ba yung mako-contribute ko sa mga kamag-anak ko, sa loved ones, sa mga estudyante ko, at sa siguro sa tao. So sa akin, ang ginagawa ko ngayon is significance. Ano ba yung maitutulong ko sa mundo? So yun ang aking secret, number 8. And number 9. Number 9, ito is a big secret. Although alam to ng misis ko, wala akong, number 9. Wala po akong history ng toot sa ibang babae. Okay, ang toot ko lang ay sa missis. Okay, so wala akong history na ganun. Kaya ang missis ko, may tiwala yan sa akin. Alam niyang hindi ako mag-toot sa ibang babae. Okay? And number 10, secret, na ang missis ko lang nakakalam. Okay, hindi naman to ano, hindi naman to malaswa dahil ito naman ay being done in private. I sleep nude. Siyempre, pag kami lang ng misis ko sa kama, I sleep nude. Kasi naiirita ako ng ano, natutulog ng may damit. Kaya ako, I see to it na yung bedsheet namin malinis. Kasi pag natutulog ako, gusto ko relax na relax. Parang wala kang, walang stress. So, yun lang. Yan ang top 10 secrets ni Dr. Roel Tolentino. Okay, so sana meron kayong matutunan. At yung iba doon, may aral tayo. Pero yung iba, siguro hindi walang mag-i-impact sa inyo. Pero yun nga lang, stay tuned para sa next vlog ko. Bye!